ain't never missed my cue. On this episode of On Cue, he renews his contract with ABS-CBN, Luis Manzano. Hi, congratulations. MJ. Thank you. Thank you very much, another MJ. Milestone. Yes. It's been a while. It took a while, no, Luis, from the pandemic time to now for you to renew your contract. Yes. And no, actually, sabi ko nga, 23 or 24 years na ako ang kapamilya. Pero it's nice na, kumbaga, yung nabibigyan kayo ng ganito. Right. It shows the appreciation na binibigay sa mga artists ng ABS. At the same time, kumbaga, it shows din naman kung the artist, kung ano ang klaseng pagmamahal ang meron ng ABS okay. Para sa kanila. I think you waited for that time na makabuo ang ABS ng, kasi you wanted an original... Yes. Show, game show eh, di ba? Dati ko pa. Nakagawa na ako ng ibang mga long time ago. Right. Time immemorial pa yung panahon ko to. That was an original. Nag-original tayo ng Your Moment. Amen. Pero kasi ang dream ko ever since was something like Game Ka Na Ba. Yes. Yung dream ko talaga. Na because na-enjoy ko. I was a fan nung si Chris pa lang nag-host. It was my dad who was hosting. And I think it's about time na ang Pilipinas, gumawa ng isang show na tayo naman hinahabol na i-franchise yan. That's a pretty nice show. That's a nice... Why don't we franchise that show for whatever country? Right. So, eto, ibang talaga. Plus the format. It's not yung simple na minute to win it or yung mga singing contest na nakikita natin. Ito yung talagang gusto ko na format, na trivia. Yun! Naghahanap talaga tayo nito. Right. And gusto ko lang sabihin, etong Rainbow Rumble, kasi people might... be a bit intimidated na iniisip nila ng pang-genius. Okay. Kasi may mga game show tayo na ganun dati, di ba? Na kumbaga, dapat talaga yung genius ka. Eto, sa Rainbow Rumble, ang trivia natin, yes, may mga difficult questions tayo, may mga tricky questions tayo, okay. At merong mga nakakatawang questions. Kung alam mo pupunta sa'yo, dun papasok yung game of chance o hindi kaya yung swerte mo. Ah, yes. Oo. So, parang babalikan ko lang, parang potluck. Okay. Alam mo yung potluck, napipili ka sa mga palayok. Swerte ka kung ang mapunta sa'yo is 1 plus 1 equals 2. Pero, nandun naman yung ibang mga tanong na medyo kailangan, may dunong ka para right. Malaman. So, more or less, ganun ang Rainbow Rumble. Na swertihan kung anong tanong na mapunta sa'yo. When will this air? Yun ang tatanong ko. Kailan ba Rainbow Rumble? Parang July 2024 eh, sinabi nila. Ang Rainbow Rumble this July, ginagawa na namin lahat para mapasaya mga kapamilya. At alam namin na miss ito ng gantong format. Mm-hmm. Kasi lumaki tayo kasama yung Battle of the Brains, if that's you remember right. That. Yung mga ganong format na ang gusto namin, nakikisagot kayo. Yeah. Kasi tayo, parang ganun quiz eh. Show. Ganun tayo, lalo pag weekend, buong pamilya, pwedeng you're having dinner, tapos nanonood kayo, tapos yung nag-aasaran kayong pamilya because si daddy alam yung sagot, yung anak, hindi. Okay, balik na rin natin yung anak, yung bakit daddy mo alam? Yeah. Yung, I think it's something na special para sa pamilya talaga. And you get to learn something. Akala ko i-announce mo na may it's your lucky day na eh. We're all on the same boat. Na wishing matuloy. Pero syempre, may mga bagay na kailangan unahin din. Okay. Ang ABS-CBN, ang management natin. But kumbaga lahat kami, para kaming ano, yung nangyari dati sa It's Showtime, na para kaming break in case of emergency. I would like to think ganun pa rin ang It's Your Lucky Day family. Na kung sakasakali man may slot na para sa amin. Pag sinabi na, oy, it's your lucky day, lahat kami gagawa at gagawa ng paraan na matuloy yung show. Dahil marami ding napasaya right. Yung show na yun. Apart from that, and then this Rainbow Rumble, what other things are you looking forward to hosting? Or Wow, that's a pretty good question. I think gusto ko tutukan muna yung dalawang yun. Yung It's okay. Your Lucky Day and yung Rainbow Rumble. Kasi lahat ng mga dream ko in terms of yung genre ng hosting, nandun eh. So, kumbaga, yun yung naiisip. Ano ba pwede? Ako parang gusto ko nga parang reality na, let's say, mala Survivor. Pwede. Outdoor. Actually, ito, trivia lang para sa kaalaman na lahat. Not everyone knows na I also hosted Pinoy Big Brother a while back. Okay. Nakakatawa lang kasi pag nakita mo yung PBB, tapos I would see some comments, dapat si Luis matry niya mag-PBB. Yung parang ganun. Sabi ko, hindi, naka-three seasons ako sa loob na, hindi mas sa loob, but nag-host ako sa bahay ni Kuya for different seasons. Okay. This was a long time ago. Isang nami-miss ko, but giving proper respect kay Brother Ding Dong,
is when I hosted Family Feud sa ABS. Of course, yes. But we all know na si Brother Ding Dong na siyang may handle ngayon ng Family Feud sa GMA. Mm-hmm. Pero that's one game show na namimiss ko. Naku, sakasakali man at one point, kung bibigyan ng pagkakataon, gusto kong balikan yung game show na yun, right, Family Feud, when I did it sa ABS. Saya, pumasok ka ba sa loob ng bahay ni Kuya? Hindi. I did. Pumasok ako, but less than 24 hours. Ay, daya! Birthday ko yata. Tapos for some reason, alam nila na segway-segway ako noon. So pag antok na antok ako when I was doing the live. Right. Kasama ko si Mariel. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos bigla na lang, kinausap ako ni Kuya. Sabi niya, Luis, pumasok ka ng bahay ko. Ayan. So, pinapasok ako. So, nandun ako, kasama ko yung teen housemates. Okay. I think this was sina Robbie, kung hindi ako nagkakamali. Robbie, EJ Falcon, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, yung task ko is kailangan mauna silang matulog lahat kaysa sa akin. Oh no, eh, antok na antok ka na nga. On a scale of 1 to 10, nasa 22 na yung antok ko. So, alam nila. So, ang task ko. So, alam mo yung lahat, pagod na ako. Tapos, it turns out, I had to do something the next day. So, nung medyo paggabi na, narinig ko sa confession room, sabi ni Kuya, parang sabi, Luis, you have 30 seconds para lumabas ng bahay ko. No! So, doon ako exacto. Doon ako nakalabas. So, hindi ako umabot ng 24 hours. No, we'd love to see you, no? Kung magkakaroon ulit ng chance, no? Ay, tanggal ako agad sa bahay ni Kuya. Tanggal ako agad sa kulit ko, sa pagiging pilyo ko. Ako, inaamin ko naman, medyo bastos ako ng konti. Tanggal ako. Evict ka agad. Baka nasa labas pa lang ako, hindi na ako papasukin. I know. Okay, na-interview namin si Jessica niya. Yes. What an exciting interview. Kasi, ang dami nang tumatakbo sa isip niya, you know, coming back, yes, doing this and that. Tapos na-mention nga niya na full support ka sa kanyang comeback. I think it contributes to a happy home. Pag nakita mo na your significant other or your wife is fulfilled, di ba? Right. Doing something else na besides taking care of the family, being a wife, being a mother. Pagka nakikita mong happy siya sa trabaho niya, umuwi siya with a sense of fulfillment, accomplishment, I think that contributes to a very happy home. And I guess, na-miss din ang creative juices niya. Right. Na, di ba, yung pag-arte, yung outlet ng iyak. In fact, I'm not sure kung nabanggit niya sa'yo. She even started yung workshop ni Sir Ricky Lee. Nagsisimula na nga daw siya ngayon. She started writing. May nai-imagine siya, mga gusto niya makita sa isang eksena. So, nandun pa rin siya the whole time na kahit na very focused sa pamilya namin, hindi nawawala yung creative bug, the artistic bug. Ang sinabi niya sa akin specifically is, sinabi mo na itong pagbabalik mo sa show business or sa Star Magic is for you naman. Yes. Yes, sabi ko nga, in life, lahat ng may significant other, consider this piece of advice. Sa mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, may mga kanya-kanya kayong path. Okay. Diba? Kami, we are a married couple with a beautiful baby, si Peanut. But may path pa rin ako that I have to do on my own. May path kaming dalawa as husband and wife. May kailangan kaming gawin bilang mag-asawa. May kailangan kaming gawin bilang magulang. Ibig sabihin, meron din siya kailangan gawin as her own path as that's Jessie right. Mendiola. That's right. Pero ang sinabi niya sa akin kanina, pinag-usapan kasi namin, ano yung mga rules na tatanggapin mo? Yes. And ikaw naman, sinabi mo sa kanya, you're free to do anything. Yes. Pero siya, meron siyang reservations about kissing somebody on screen. Yes. Yung sabi naman niya sa akin, sabi ko naman, ito na ang kinalakihan ko eh. Diba? Sabi ko nga, not everyone has the experience na nakikita nila yung mommy nila, iba-iba ang hinahalikan. O ang daddy nila, iba-iba yung... Di ba? Totoo naman eh. Right. Bawat pelikula, pag pinanood kay mommy ko, iba leading man. Ah, naghahalikan sila. Ah, may bed scene sila. Pag parang daddy ko, okay, may iba siyang hinahalikan. Pagdating sa mommy ko, ay, iba na naman. Iba na may daddy ko. So, I understand. Okay. I understand what's needed bilang isang actress. If the role demands for it. Now, if she firmly believes na it's unnecessary, then by all means, di ba? Right. Pero ako naman, I understand if sabihin mong director, ng scriptwriter, na it's essential to portray a certain emotion, certain scene, then go for it. Right. Yeah. Sinabi rin ni Jessie kanina na tinanong ko siya kung may plans na ba kayong sundan si Pina? Si Brittle. Pina Brittle, oh my God. Sabi daw niya, hopefully daw next year. So yes. Parang ikaw ba, what are your thoughts on it? I think na nasa tamang edad na rin naman si Peanut. I think she would be the most beautiful ate in the world.
may mga kanya-kanya kaming tinatahak ngayon, 'di ba, na kailangan gawin. But you know, if ibigay yan, then by all means, we'll open si part 2 with open arms. Actually, kasi yun nga daw yung thankful si Jesse, parang sinabihan siya nila Sir Carlo na if you want na mag-baby ulit, it's okay, we'll wait, ganyan-ganyan. Yeah. So parang sobrang thankful daw siya dun sa part na yun. Pero ang tanong ko ngayon ito sa'yo, Luis, is it true or are you really planning to go to politics? You know, dati pa, naalala ko, I would go to Batangas for different events. This was years ago. Maraming mga event ako napuntahan dati, hindi lang itong mga nakaraang event. At may mga sector na kumakausap sa akin. May mga sector na, let's say, may mga grupo na, naalala ko to, may mga grupo ng mga guro, may grupo ng mga pare, may grupo ng mga madre from different sectors, mga negosyante, asking if I would. Okay. Or if I would or if I could run. And nakikita ko yung tiwala na handa nilang ibigay sa akin kung sakasakali man tahakin ko nga ang mundo ng public service. Nung time na yon, di pa ako handa. Nung time na yon, this was sabi ko, mga how many admins ago, hindi nawawala. Basta bawat punta ko sa Batangas, meron at meron ako nakakausap. Kahit ito sa ABS. Okay. Naalala ko, ilang beses bumukas ang elevator, pagpasok ko, kinausap ako, hi Luis, oh, tika Batangas ako, whatever city. Tapos sabihin na, uy, sana tumakbo ka. And when you hear something like that, it means napakaganda ng legacy na iniwan ng mami mo. At may tiwala sila sa'yo na kaya mong ituloy yun o dagdagan pa ang legacy na iniwan ni mami at saka ni Tito Ralph. At this point, hindi ko alam. Kito mo nga, meron tayong Rainbow Rumble na kailangan gawin. Pero hindi rin ako magugulat if oras na para maging public servant. October. If ever, ang filing, di ba? October ang filing, nalalapit na. Hindi rin ako magugulat kung tutukan ko ang Rainbow Rumble or any other new show or tutukan ko ang pagiging isang ama. Pero I want to make sure na kung sakasakali man, tahakin ko na yung landas na yon, na papasukin ko na ang pinto. Ang pintong papasukin ko ay hindi politika but public service. Okay, but do you think you're ready for it? I don't think anyone is ever ready for public service. I think kahit papaano, you can be equipped to some degree, pero the moment na ihalal ka, I think from that day up to the day you decide to step away, it's a learning experience. Mm-hmm. Ako, I would like to think na base sa nakita ko, sa magulang ko, handa rin naman ako mag-aral ulit. Hindi ka naman pwede sabak ng sabak lang sa gera, di ba? Matututo ka. Minsan lahat ng mga pinag-aralan mo, mas marami pa matututunan pagkasama mo ang mga tao. Totoo. Diba? Iba talaga. A book can only go so far, but at the same time, you're gonna learn so many things from the people, from your constituents. Tapos doon na susuportahan ng mga natutunan mo mula sa mga libro. Sabi ni Jesse, nag-iyakan daw kayo tungkol dyan. Yes, nag-iyakan kami. Tapos sabi ko, if we cross that path, at this point, ready na rin naman ako. Na kung sakaling kung tumakbo. But, knowing ano yung meron ako ngayon, my priorities, lahat ng kailangan gawin. Kung sakaling bumukas na yung pinto na yan, mas i-consider ko na. Ayan, I guess that's the best way to put it. Mas i-consider ko na tumakbo. Kasi dati kaya ako magbigay ng sagot na hindi pa. Kaya ko sabihin na, pag tinanong mo ako, Luis, tatakbo ka? Malabo-labo. Ngayon, it's more of pwedeng, tingnan natin kung saan tayo dalhin. Ngayon, pwede na. Pwede na. Dati was a, kaya ko pang tawanan yan. Pag nakita mo ako sa hallway, Luis, tatamo ko ba? Oo, naalala ko. Hindi, malabo-labo. Ano mo pinay sasabi mo? May ganun pa. Ngayon, yung pwedeng, sige na, usap tayo soon. Pero na-imagine mo na, Mayor Luis Manzano? Wala. I can't say mayor kasi syempre mataas ang respeto ko din kay Mayor Eric Africa. Na siya nagkasal sa amin, si Mayor. Kung ano man din ang maging posisyon. Ano ba? Ano bang inaay mo? Alam mo, nakakatawa. Name it na nasabi na sa akin na akala nila tatakbo na ako. Okay. Sabi ko nga, nung mga nakaraang filings, mga nakaraang mga filing, minsan inaantay ako dun. May kaibigan ako, Luis, nandito kami. Anong oras ka darating? Darating saan? Di ba filing ngayon? Oo. Ano oras ka dating? Wala, nasa bahay lang ako. So, wala, hindi ko pa talaga masabi. I've never spoken to my family talaga na eto gusto ko because never kami naging ganun. Never kami naging ganun sa politika and also the other way around, never ako sinabihan ni mommy ni Tito Ralph na, "Uy, Luis, tumakbo ka. Etong posisyon na wala kaming ganun." For some reason, the moment na umuupo kami, pag kumakain kami, nagkakasiyahan kami kasama si Peanut, yung usapang politika takes a step back. Pwede namin pag-usapan ng current events. Pero sabihin mo, within the family, it takes a step back para sa pamilya talaga. So honestly, wala pa akong alam.
Okay. Wala pa akong alam. I can say that... May naliligaw na sa'yo. Dati pa nga. Dati pa. Dati pa. I can honestly say na wala pa akong alam. Pero kung sakasakali man, I could be ready. Right. Si Jessica, kasi tinanong ko, ready ka na bang maging first lady na may pa? Sabi niya, leading lady muna daw. Leading lady. Di pa rin niya ma-imagine actually. We had a talk because I'm not getting any younger din naman. Mama. So sabi ko nga nung if ever I do enter politics, parang ngayon pa lang alam ko na. Yeah. Parang ngayon pa lang, if I have your go signal or if medyo alanganin ka, do I have your go signal? So medyo umiyak siya because ibang-ibang mundo yan. Ibang-ibang mundo ang serbisyo. As much as you want to believe kasi na serbisyo ang intention mo, hindi pa rin mawawala ang politika. Okay. You want to believe na rainbows and butterflies ang public service. Hindi. Meron at merong susunod ng politika dyan na ibang-iba din sa, may politika din sa kahit ano naman. Tama. Pero kumbaga sa mundo natin, iba na ang politika pagdating sa public service. Tama rin. So sabi ko, kung sakasakali man, at least I know na okay sa'yo. Pero grabe kayo ngayon lahat, ha? You, your mom, si Jesse, your daddy, Ado Manzano, and even Tito Ralph. Lahat kayo nagkatrabaho, ha? Alam mo, busy kayo lahat, ha? Cargo ko sila. alam mo, medyo nahihirapan ako. Hatak-hatak ko silang lahat. Inaantay ko, kahit bigyan lang ako ng tig to 2,000 a month lang. Wala ako nakukuha, nga nga. Lahat, busy. No, sabi ko naman, the Lord gives what is due to us naman, right. Diba? So, basta happy, basta busy, at higit sa lahat, basta healthy. Right. Ilang, di ba, pinaka-importante sa akin na kahit gaano ka-busy ang buong pamilya na Manzano, Santos, Recto, healthy kami lahat. Right. Last question na lang. Narinig ko parang mas close sa'yo si Peanut than Jesse. Tama ba? Alam mo, nagkakalambing na sa akin si Peanut. Dati okay. Kasi kapitbahay ang tingin sa akin. Evolution yan eh. Dati kapitbahay, okay. Kabilang lote. Okay. Ngayon, mga past few months, hardinero na ang tingin sa akin. Ibig sabihin, nakakapasok na ako ng bahay. Okay. Hindi pa yung pinaka-biso mong bahay, pero nakakapasok na ako. Pero ngayon, talagang hinahanap na ako. Ay, nice. Oh, and it's so surreal yung feeling na yun na minsan uwi ako galing trabaho, tulog na siya. Sa pagpasok ko ng kwarto, either naalimpungatan siya or patulog pa lang siya, kumakapit sa legs ko. Oh. Tapos umiiyak. Pagka, oh, Peanut, lalabas muna si Papa. Papa, Papa! May ganun na siya. And you it tugs on your heart na all these emotions na you never knew na nandun. Diba? Yung iba yung, best feeling, no? Iba yung pagmamahal mo na nakasanayan mo bilang anak sa magulang. Iba naman yung may anak ka. Tapos yung pagmamahal niya, ikaw bilang magulang niya. Yung hinahabol ka na, tapos pagka swimming, ako yung ha, miming, tapos gumagano'n sa akin. So, wala, yari, wala. She has me wrapped around her finger. Right. Congrats, Luis. Sayo. Maraming salamat. Thank you. Your candidacy. Wow. Filing of candidacy. Thank you. All right, thank you. I ain't never missed my cue. My kill.